Hazel, na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. At nakakita na ba kayo kung ano ang nakikita ni Hazel? Basta kayong mga soul, kayo nakikinig ng Mind of Shinigami Paranormal Podcast. Ang inyong host, Shinigami. Una sa lahat ay binabati natin lahat ng tagapakinig nitong podcast. Sa lahat ng mga nakasubscribe dito sa aking channel at mga tagapakinig at mga tagasubaybay. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa ang mga kaibigan ni Mama Susan. Napanood niyo na ba ito? Palabas nga pala ito sa Prime Video. Sa Prime Video ito palabas. Pero bago natin simulan tong topic na to, tsaka i-review yung pelikula. Napanood ko to. At mamaya ko sasabihin yung pakinggan muna natin tong yung trailer niya. Sa English ay Mama Susan's Friends, a film by Chito Ronyo. Sinulat to ni Bob Ong. Sinulat nila Bob Ong. Kasi may mga naniniwala na si Bob Ong ay marami. Kumbaga, pen name kasi ang Bob Ong or Bob Ong or dun sa iba ay Bobong. Yung iba naman, ang ano sa kanya ay Roberto Ong. Pero meron nang nagsiwalat na di ko sure kung totoo. Lumabas na siya sa The Weakest Link dati. Ang pangalan niya ay Ray. Di ko sure kung totoo. Pero pag sinerge niyo sa Google, may lalabas na Bob Ong doon. Search niyo. Ang cast nitong ang mga kaibigan ni Mama Susan. Nakasulat dito sa ito. Ito
ay si Joshua Garcia bilang Galo, Angie Ferro bilang Mamasusan, Jimo Milag bilang Giselle, Inigo Delen bilang Nico, Ricky Dabao bilang Giobindo, Melissa Mendez bilang Gio Ring, Banji Gabalan bilang Aling Delia, Kelvin Miranda bilang Louie, Juan Confiado bilang Pangkero, Archie Adamos bilang Manging Isda, Soliman Cruz bilang Mang Narsing, Sarah Edwards bilang Andrea, Patrick Quiros bilang Jobit, Hens Villarais bilang Roy, Dexter Doria bilang Mrs. Lau, Menji Covarrubias bilang Dean, Menji Covarrubias yang bilang Dean. Ang director ay si Chitoronio. Pinalabas na siya ta. Nakalabas nga pala ta sa ano, sa Prime Video, Regal Entertainment, Black Sheep, CSR Films PH. Isa sa mga libro ni Bob Ong bilang pen name, pen name yung Bob Ong, mga soul. Marami siyang librong ginawa tulad nung sinapili ko lang na yung Aba Nakakabasa na pala ako. Yan. Meron pa yung Bakit Baliktad Magbasa ang Mga Pilipino. Tsaka ano ba, meron pa yung nabasa ko rin yung Alamat ng Gubat. Yan. Ano pa ba? Kapitan Sino, MacArthur. Ito nakasulat pala. Ang paboritong libro ni Judas. Stainless Longganisa. Lumayo Ka Nga Sa Akin. Yan. Ano na yung mga libro nito? Marami itong libro eh. Ayan muna, ayan muna. Medyo out of topic tayo. Dumako tayo sa ano. Dati pang ano te, dati pang libro te. Itong ang mga kaibigan ni Mama Susan. Una sa lahat, bigyan muna natin to ng rate na. Siguro i-rate ko to ng ano. Mga 8. 8 siya. Mga soul. Spoiler ahead mga saula. Ang tumutukoy ito sana, parang hindi ko siya masasabing ano, parang siguro may parteho porsyento ng horror, pero kumbaga ang atake nito parang ano ito eh, parang sa loobin ng isang manunulat bilang ano, sa mga nangyayari sa kapaligiran niya. Kumbaga, dito niya na ilalabas yung marugdog na damdamin niya na parang nasa yun, sa loobin niya. Dahil dun sa halo-halong emosyon na yan ay nakagawa
itong libro na ang mga kaibigan ni Mama Susan. At sa unang parte, siguro ay isang parang typical na buhay ng isang mag-aaral. Ang nasa utak niya ay ang nagpapadala. Oh, taga, spoiler ahead ha. Spoiler ahead. Baka hindi nyo pa napapanood. Binigyan ko na ng rate to 8. Ibig sabihin, para sa akin, para sa akin, bilang isang, alam nyo na, nagsusulat din ako ng mga kanta, kwento, yan. Para sa akin, 8 siya. Ibig sabihin, may impact siya sa akin. Ewan ko na lang dun sa iba, kasi iba-iba naman yung isip natin, diba? Dun sa, yung sinasabi ko kanina, parang isang typical na nag-aaral, college, baga, syempre, parang nasa Maynila siya, nagpapadala yung tatay niya, parang gagastosin niya sa ano, sa kanyang pag-aaral, tapos nakikituloy siya sa kanyang tiyo dindo. Yan. Siyempre, yung iba may problema. May problema about sa mga buhay doon. Yung tiyo dindo may kabit. Yan. Basta ba'y makasama lang kita. Hindi, kanta ng gagong rapper yun. Kabit by Gagong Rapper. Tapos, parang, siyempre, ano, parang, kasi, angas yun eh, may angas pa eh, pag galing, parang angas eh, di ba? May angas pa eh, parang, ano, rebelde, yan. Parang napaaway ata siya, or, hindi ko alam, hindi pala siya napaaway, parang, napaaway o may kaaway o ginamit lang yung pangalan niya. Kaya parang nahanap siya ng mga polis. Tapos nalaman niya tulad dun sa tiya niya na si pangalan, teka balikan natin ang pangalan ng babae. Ring, tama ba? Basta si Melissa Mendez yung gumanap dun eh. Melissa Mendez ba? Oh, tama. mga ilang araw ko na kasing napanood yung galang na-record eh. At saka pala, buti lumihis yung ano ah, yung bagyong Betty na Typhoon Mawar, international name, at hindi masyadong tinamaan ng Pilipinas. Salamat sa Diyos at hindi masyadong napuruan ang Pilipinas, mga soul. At pinabati ko rin pala yung mga tagapakinig ko dyan sa nakikinig ng podcast ko sa ibang bansa, lalo dyan sa Japan. Basta Japan, malaki yung Japan. Pinabati natin yung mga Pinoy na nakikinig dyan po sa Japan. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ano ba yung ano? Yung hello? Mosh mosh? Yan, tama ba? Ay, this is... sa... yeah. Anyway, balik tayo dito sa topic natin na ano. Yan ang umuwi. Umuwi siya dun sa probinsya. Probinsya. Ang main character, si Galo. Umuwi si Galo sa probinsya. Tapos yun, buhay probinsya. Nakita niya na si Mama Susan niya. Yung medyo, ano na, matanda na. Po. Yung iba, hindi ko nasasabihin. Papas forward na natin. Kasi dito nyo aalamin kung ano ang mga kaibigan ni Mama Susan.
konti kasi dito. Yun lang ang in-spoil ko, mga Sola. Yung parting yun. Pero dito sa ang mga kaibigan ni Mama Susan, ha, alamin nyo kung ano ang mga kaibigan ni Mama Susan. Yan. Yan ang alamin nyo, mga soul. Ang rate ko ay 8. Bibigyan ko kayo ng mga clue ng konti. Bibigyan ko kayo ng mga clue ng konti. At tumitilao ko yung mga manok. Tumitilao ko yung mga manok dito sa atin. Pero hindi po yan yung mga kaibigan ni Mama Susan. Tumilao ko na naman yung manok. Ang ano ay... Teka lang, inom ako tubig. Inom muna ako tubig, yan. Dali lang. May mga parte doon na ano, na tumutukoy. Tumutukoy or parang may kinalaman sa mga elemento. Yan, elemento, mga soul. Katulad ng mga yung mga bagay na nakikita ni Giselle na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Meron kang, merong pinakita doon na parang duwende. Duwende. Multo. Ang elemento. Higante. Or kapare. At mga nilalang mula sa kabilang dingding. At ang parang pinaka ano natin ay ang mga nakikita kaya ni Giselle ay totoo o hindi, yun yung pag-uusapan natin ngayon dito sa ating Mind of Sinigami Paranormal Podcast, mga soul. Dahil may mga tao na nakakita na ng duwende. Duwende na ano, parang yung sinasabi nila na naka parang yung parang yung Seven Dwarfs ni Snow White, yun lang daw yung mga itsura. Or higante. Or kapre. Yan. Ang kapre. Alam nyo ba ang apelido ng kapre? Di Aguilar. Kapre, di Aguilar. Hindi, joke lang, joke lang. May, ang ano dun eh, parang may mga elemento kasi dun na pinakita. Na mga bagay na hindi kayang paliwanag ng pangkaraniwang nilalang. At dyan natin tatapusin tong review natin dyan sa mga kaibigan ni Mama Susan. Hindi natin pwedeng ilahat. Dahil baka wala na kayong panoorin at abangan. Maganda po ang mga kaibigan ni Mama Susan. Ang gumanap bilang main character, Joshua Garcia, bilang Galo. Yan. May mga
sasuggest din ako ng mga pelikula kung gusto nyong panoorin. Ito maganda tong mga to. Yung kay Nadine Lustre, Indicator. Medyo may lalim siya. Maganda yun, maganda ang Deleter. At isa, yung kay Bea Alonso, yung Eerie. E-E-R-I-E, Eerie. Yan, maganda yan. Maganda yung dalawang yan. Yung Deleter, tsaka Eerie. Maganda yan. Mga soul, panoorin nyo yan. Hindi kayo magsisisi. Ibang atake. Magkakaiba sila ng atake. Ibang atake ng ang mga kaibigan ni Mama Susan. Iba din ang atake ng Deleter. Iba din ang atake ng Eerie. Magaganda yung mga yan. Hindi ko yan isasadya sa inyo kung mapapahiya ako. Maganda yung dalawang ding yan. Eerie at Deleter. Naalala ko nga rin yung ano, yung nanonood ako nung ano, yung mga kaibigan ni Mama Susan ay yung napanood ko dun sa ano, sa Magandang Gabi Bayan, yung may nagpakita na ano dun, yung duwende tsaka yung kapre. Ang tindi nun yung mata ng kapre, namumula pa, ewan ko kung naaalala niya yung mga sawo, namumula pa yung mata ng kapre. Tapos yung duwende na parang binubuo. Meron din yung duwende daw kasi parang ingat, nag-iingat ng yaman yan. Merong tinatagong kayamanan ng mga duwende. Ayon sa paniniwala ng Pilipino. Maraming Pilipino ng mga naniniwala dyan. Lalo yung mga matatanda. Dahil maraming paniniwala ang mga matatanda dito sa Pilipinas. Kalo, tulad ng pagpag. Yan. Pero, yung mga siguro mga susunod na mga podcast, kung may mga susunod na podcast, itatopic natin yan. Step by step tayo mga soul. Unti-untiin muna natin. Yun lang. Mag-ingat nga pala kayong mga tagasubaybay nitong May Nagsunigami Paranormal Podcast. May naalala pala akong isang pang-pelikula na maganda. Maganda yung twist. Ang galing ng arrangement ng pelikula. Yung The Road, yan. The Road by... So, yun yata yun eh. Teka lang ha, mamaya mali ako eh. Hanapin natin yung trailer. Mamali ako. The Road, sino ba to? Full movie, meron na pala. Oh, may full movie na ang mga show. Maganda yan mga soul. Isa sa mga pinaka-astig na pelikula yan. The Road. Ng Jimmy Films yata. Jimmy Films. Astig nito.
signs, the road. The road tells the story of a 12-year-old case that was reopened by investigators after three teenagers disappear while traveling along an old abandoned road where a gruesome murder has been left undiscovered for three decades. Grabe. Grabe ang peligro lang yan, mga Saul. Kung pag napanood niya ang mga kaibigan ni Mama Susan, isinood niyo yung apat na sinabi ko, yung deleter, eerie, tsaka to the road, yan, magaganda yan. Magaganda yung mga pelikula niyan. Iba-ibang atake. Ibang atake. Di ba sinabi ko kanina, ibang atake ng ang mga kaibigan ni Mama Susan, ibang atake ng deleter. Yung deleter, grabe din yung ano nun eh. Kumbaga, nilalagyan ka ng takot sa paligid mo. Grabe yung deleter. Napakaseryoso niya. Yung eerie, iba din yung atake ng seryoso niya. Yung mga kaibigan ni Mama Susan, iba din yung atake ng pagka-horror niya. Pero ano kasi, para siyang ano, para siyang isang saloobin ng isang manunulat na nang gusto niyang ilabas ay nailabas niya rin eh. Galing din ang pag-aasulat ng ano, ang mga kaibigan ni Mama Susan. Yan. At panoorin niyo rin tong The Road, iba din ang atake nito, mga Saul. Siyempre pag international, alam niyo naman ang isasuggest ko kung ano, di ba? The Conjuring. Iba't ibang ano yan, may Conjuring Universe na, di ba? May Conjuring Universe na tinatawag. Yung mga, check natin ha. Conjuring Universe. Pero lang, patap natin. Conjuring Universe. Yan, Conjuring Universe Timeline yan. Intanan, 2018, nilabas, napanood ko yan. Annabelle Creation, napanood ka din yan. Annabelle, napanood ko yan. The Conjuring, dito nagsimula ang lahat. 2013, pinalabas, napanood ko yan. Annabelle Comes Home, napanood ko rin yan. The Curse of La Llorona, napanood ko rin yan. The Conjuring 2, napanood ko rin yan. Ang tindi niyan. Conjuring 2. Yung The Conjuring, The Devil Made Me Do It. Ang tindi rin, napanood ko yan. Puro matitindi to. Itong chronological order na nakasulat dito ng The Conjuring Universe Timeline. Yan. Kaya nang merong isa lang ang hindi ko nagustuhan dito eh. Ito ano, direktahan lang ah. Itong ano, yung sa may danan. Kasi ano eh, okay na sa ano eh. Kaya nang parang naging ano, naging mutant. Yung ano, yung nandito. Parang nagkaroon na superpowers, dun lang ako parang ano eh, okay na eh. Okay na tapos biglang ano eh, uy, naging mutant. Diba? Pero okay naman siya. May mga jump scares siya, matindi din ang jump scare nito, pero dun lang. Pero itong tatlong to, yung taong during, lahat ng taong during, yan, matitindi yan. Matitindi ang mga atake ng taong during yan. Based on the, ano to eh, based on the story of, ano, pangalan ng dalawang yun. Sa Conjuring. Ano kaya?
story.